Ito na ang may tapang at puso. Dangal ng Pilipino, dangal ng Pilipino. Habang tayo'y kapitbisig, lalong may pag-asa. Palakas ng palakas, is ikaw na ang Walden, 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 Bello. Walden, 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 Bello. Walden, Bello. Puso at prinsipyo. Magandang gabi, Oriental Mindoro, 15 sa buwan ng Enero, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, blasting materials ng Katwiran Hydro Project na inanod ng baha, pinaghahanap pa rin. 3 katao arestado sa Comelec gun ban sa Mimaropa. At OMNHS may recyclable garbage cans na rin. At sa detalye ng ating mga balita, sa pagpapatuloy ng distribution ng recyclable at reusable garbage cans na proyekto ng City Environment and Natural Resources Department o CNRD bilang bahagi sa pagsunod sa kampanya ng tamang pamamahala sa basura, amin sunod sa RA 9003 o ang The Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Binigyan na rin ng mga ito ng Oriental Mindoro National High School, 15 ng buwang kasalukuyan. Sa maikling programa na dinaluhan ni City Mayor Arnang Panaliga, mga kawali ng City Environment and Natural Resources Department sa pangunguna ni CNRD Officer na si Wilfredo Landicho at nilahukan ng mahigit 50 mag-aaral na miyembro ng YES Organization or Youth for Environment in School Organization. Sinabi ni Principal 4, Dr. Nimrod Bantigen, na isa rito ay ang magandang proyekto na natanggap na kanilang paaralan upang mapanatili ang kalinisan sa bisinidad ng eskwelahan at sa pamamagitan ng iba't ibang disenyo, mas madali para sa mga mag-aaral ang magbukod o mag-segregate ng mga basurang kanilang itatapon. Samantala, kasabay ng pag-turnover ng modern recyclable at reusable garbage cans, ginawaran din ng parangal ang mga nagwagi sa patimpalak na NEP o National Eco Savers Program sa naturang paaralan. Of course, I would like to express my sincere thanks to the city government headed of course by no other than Mayor Arnang C. Panaligan and with Mr. Willie Landicho for giving us this wonderful trust bins that are really very helpful in our segregating or proper way segregation that we are implementing in our school. So malaking bagay ito sa aming paaralan at pagbubutihin namin na magampanan namin ang aming responsibilidad bilang mga estudyante, mga guro na may pagmamahal sa ating inang kaligtasan. At magbabalik po ang TVNet Newsline. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. Wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Arestado ang tatlong katao sa magkakaibang lugar sa rehiyon ng Mimaropa sa implementasyon ng Comelec Gun Ban itong ikalabing tatlo ng buwang kasulukuyan. Sa tala ng Police Regional Office Mimaropa, unang nahulihan ng kalibre 22 na baril ang isang Ricardo Sabas Rodriguez sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan, pandang alauna ng madaling araw. Dako alas 9 naman ng umaga nang maaresto si Viner Hipona, 27 anyos at residente ng barangay Ordovilla, Victoria, matapos na mahuling may dala rin na isa ring kalibre 22 na baril. Isa namang caliber 45 arms core na may 19 na bala ang nakumpiska mula sa isang Rolando Morana Eliazar, 40 anyos, sa kasagsagan ng checkpoint sa barangay Korong-Korong, El Nido, Palawan. Pasado alas 5:45 ng hapon ng nasabing araw. Sa regular na magsasagawa ng checkpoint ng kapulisan sa araw at gabi kung saan ipatutupad naman ang plain view doctrine sa inspection. Samantala, habang papalapit ng papalapit ang halalan, isa sa mga mainit na usapin at naisbantayan ng marami ang issue ng vote buying. Sa nakaraang Joint Comelec PNP AFP Security Preparations Meeting sa lalawigan ng Silangang Mindoro nito ang 12 ng buwang kasulukuyan, isang usaping ito sa binuksan ni Juan Election Officer Edita Trinidad. Ayon kay EO Trinidad, sa dami ng mga pamilyang nasalanta ni Bagyong Nona at nangangailangan ng tulong, tila napakalaki ng posibilidad na maging mahina sila at mahikayat na ipagbili ang kanilang boto. Dagdag pa niya, hindi maikakailan na ang kaisipan ng ilan ay nakatuon na sa pagtanggap dahil sa matinding pangangailangan. Tanong niya sa kapulisan, may contingency plan ba para dito? Paliwanag ni Orienta Mindoro Police Provincial Office Director Police Senior Superintendent Florendo Quibuyen, hindi lahat ng botante ay kayang i-monitor isa-isa ng limitadong bilang ng kapulisan. Sa kabila nito, iisa talaga niya ang mga bagay na pinagtutuunan nila ng pansin, ang vote buying. Anya pa, wala sa kontrol ng kapulisan ang desisyon at kaisipan ng mga botante, ngunit ipinababatid naman sa lahat na mali ang pamimili o pagbebenta ng boto. Sa huli, binigyan din ni Police Senior Superintendent Quibuyen na may mga susunod pang pagpupulong at dito, mas mapaplantsa pa ang mga hakbangin hinggil sa mas maigpit na pagbabantay sa halalan. Ang tabayanan na iba pa mga balita, makalipas lamang ilang paalala. Thank you.
panalo pa. Dito ay mura, maging Barcelon ka na. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Be a 5 years warranty or 160,000 kilometers. Whichever comes first. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriente, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, maigting na investigasyon ngayon ang isinasagawa ng pulisya kaugnay sa mga blasting materials na inanod at napailalim sa putik makaraang bagyong Nona. Ang mga blasting materials na ito ay pag-aari ng Nitro Asia na siyang kinontrata ng Santa Clara Power Corporation para pamahalaan ang pagpapasabog na pamamaraan nila ng pagtatayo ng 3 kilometrong tunnel sa kabundukan ng bayan ng Nauhan. Ito ang iniulat sa ginanap na Provincial Care Forum ni Police Senior Inspector Israel Cisco Magnaye, Deputy Operations Officer ng Army PPO. Aniya sa kanilang pagsisiyas at napag-alaman na positibong may nakaimbak ng mga blasting materials na hindi nagamit sa itinayong ammunition center ng Nitro Asia. Ang ammo center na tinutukoy ni PSI Magnaye ay na-wash out nakaraang bagyo at pinangangambahan ang pagkalat ng mga blasting materials na nawawala. Nitro Asia po, yan po yung nakasubcontract po yan under ng Santa Clara. Yung Santa Clara, yan yung gumagawa ng, sila po yung gumagawa po sa construction ng hydroelectric damo doon sa may Malbang Nauhan. So sila contract po nila ang Nitro Asia. So, yan, nakikita ko na sa picture na yan, na structure na dinaanan ko ng kahoy. Yan po yung ginagawa nilang temporary na ammo shelter ko dyan. So, ang trabaho natin po dito sa atin po sa Oriental Mindoro PPO, kapag naglabas po sila ng explosive po na gagamitin doon, yun lang po, nauubusin lang sa araw na yun ang gagamitin nila. So, be certified din yun lang po gagamitin. Yun nga lang ang incidente, what happened to is that yung balang natitira nila doon, hindi nila i-report to it. So, siguro kaya dumami yun ng gano'ng kadami yun. At the same time, before nung bumagyo, may schedule din sila ng blasting. So, nagdala din po ulit sila doon. Hindi nga lang na-anticipate na gano'ng kalakas yung bagyo. So, nangyari po dyan, yung nakalagay po ng mga explosive po dyan is inano doon nung tubig at napailalim po sa putik. Right now, ang ginagawa po ng ang damage control po ginagawa ng Nitro Asia is that inaatin po nila na hanapin doon po sa area na yan yung mga natitira pa po na blasting materials po. So, dyan po, kung makikita ko ninyo, no man's land po talaga, kung mapapansin ninyo, panay putik lang po yan. At the same time, katabi ng ilog. Kasi yung dati yung ilog dyan, nagbago ng direksyon doon po sa kanilang amo shelter o pumunta. Kaya ganyan po nangyari.
Dagdag pa ni Police Senior Inspector Magnaye, dalawang pananagutan ang kakaharapin ng Metro Asia. Una, ang pagtatayo ng ammunition center sa kabundukan at ikalawa ay ang pag-iimbak ng mga blasting materials dito. Diin ni Magnaye, walang permiso at koordinasyon ginawa ang Metro Asia sa otoridad. So now we are under in-depth investigation mo to determine mo talaga kung una-una bakit ito naitayo yan, bakit ito naitayo yung ammo shelter na yan dyan, and at the same time mo, bakit nagkaroon pa sila ng stakulia, which is bawal lang silang wala ho sa kontrataho nila na gumawa mo yan. Actually, we are reviewing all previous documents that will prove if they are authorized to make an ammo shelter in that area. Bakit? Pero sa totoo, wala ko talagang approval ho yan ang galing sa ating regional command at sa provincial command. So yung po ang ginagawa namin in-depth investigation po yan. But as regard to the according to the Metro Asia, they are conducting their damage control and attempting to recover those blasting material na naiiwang po. Pahayag pa rin ni PSI Magnaye, patuloy ang kapulisan sa kanilang investigasyon. Maglalabas-anin na sila ng resulta ng kanilang investigasyon matapos magsumite ang Metro Asia ng kanilang report. Samantala, dapat tutukan at masusing investigasyon ang isagawa ng kapulisan sa mga nawawalang blasting materials. Ito ang pahayag ni Philippine Army 203rd Brigade Captain Arthur Alavigan. Sa pangambang baka sibilyan ang madisgrasya sakaling may makakita nito o dili kaya naman ay mapunta ito sa kamay ng makakaliwang grupo. Sibilyan yung tamaan. Yun po ang worry namin dyan kasi napakarami pong nawala. So dapat malalim ang investigation dahil violation po talaga yung ginawa nila. Baka matulad po tayo sa ibang region sa Davao na kaliwat kanan yung landmine na ginagawa nila pati mga sibilyan na dadali. Kaya pinipilit po namin na mahanap din kung sa aming small effort kung paano namin mahanap din at mapigilan na mapunta sa kamay ng kamila. Maraming po salamat. Suwestiyon naman ni Father Gabby Oibad ng Mangyan Mission sa Bayan ng Bako. Walang kaalaman ng mga katutubong mangyan sa usaping ito at dapat ding mabigyan na impormasyon ang mga nasabing hanay. Nangangamba si Father Gabby na makakapinsala ang nabanggit ng mga blasting materials sa individual o maging sa komunidad ng mga katutubo. Ang mga mangyan po ay walang alam kung ito'y makakadisgrasya o hindi. Hindi ko rin alam kung nare-report ba ito ng blasting group na ito sa PNP at ganda sa mga mangyan. Dahil ang nakataya po dito ay, sabi nga ni Carmen, ay mga taong sibilyan na hindi alam, na hindi maalam sa mga kabutan ito. At siguro din ay magandang chicken din siguro sa part siguro ng ating kabulisan. Kasi mukhang hindi alam ng mga mangyan na pinasubcontract pa pala ito doon sa ng Santa Clara, doon sa Croatia, itong mga blasting na ito. Ayon naman kay Police Senior Inspector Cisco Magnaye, base na rin sa description ng mga blasting materials na nakatala sa kanila, ilang dito ay hindi na rin mapapakinabangan dahil sa pagkababad sa tubig at exposure. Ganunpaman, mahalaga pa rin anyang ma-recover ang lahat ng materials na nawala upang matiyak ang seguridad at mapawi ang pangamba na may mga kagamitang pampasabog na dala ang bumalot na banlik sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik.
at prinsipyo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mo hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang distribution ng relief goods sa ilang bayan sa lalawigan. Kumpantawid pagkain at masisilungan ang hatid ng lokal na pamahalaan at iba pang konsernadong grupo, kagamitan naman sa eskwela ang handog ng Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC at ng United Mindoreños Association International na nakabase sa New York, USA. Ika-14 ng buwan ng Enero, nagtungo ang RCDC sa mga paaralan ng Makatok National Elementary School at High School at ganun din sa mga paaralan sa lungsod ng Calapan, kabilang na ang Buhuan na Botas Canubing Santa Cruz Nagiba Elementary School. Naman ang bawat pack ang school supplies na 3 notebooks, 1 pad paper, 1 ballpen at lapis at mga chalks at Manila papers naman para sa mga guro. Naniniwala ang RCDC na hindi namang relief goods ang kailangan ng mga nasalanta kundi ang pag-agapay rin sa mga mag-aaral na nawala ng kagamitan at paaralang binalot ng banlig. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng RCDC sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng United Mindoreños Association na mamahagi ng mga nalikom na pondo ng samahan para tulungan ang mga kababayang nasalanta ng nakaraang kalamidad. Patuloy naman sa pag-iikot ang RCDC sa iba pang eskwelahan sa mga bayang naapektuhan ng bagyong Nona upang abutan ng munting handog ang mga mag-aaral na kapos sa pananalapi upang makabili ng mga bagong kagamitan. Samantala, pinaabot po ng pamunuan ng Tamil Vision Network Incorporated ang aming pong paumanhin sa ilang mga subscribers na naapektuhan ng linya dulot ng bagyong Nona. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po ang aming rehabilitasyon upang maibalik ang serbisyo sa ilan pa rin may signal interruption. Ipagbigay alam po lamang sa aming tanggapan ang inyong pangalan, account name and location para sa agarang pagsasaayos. Maraming salamat po. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staffing Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray, nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay.